5542 Davao City. Most recommended bibili kayo sa Mitsubishi talaga. Kasi ang binibenta nila doon is mga genuine parts para sa Mirage G4 GLX. So ito yung mga nabili natin for basic maintenance is ito. Yung genuine oil filter. May kasama na siyang washer. Same price sa bibilhin yung oil filter. And nahulog na free na yung ating drain plug washer. Air cleaner element para sa ating air cleaner. Tapos yung cabin filter para sa aircon. Bumili na rin kami ng genuine brake fluid. Mas maganda kasi guys pag bibili natin yung genuine fluid. Tapos yung fully synthetic na engine oil and fully synthetic genuine parts na siya for gasoline engine. Ilalagay natin is 3 liters. Itong lithium battery para sa steering battery. So mamaya isa-isahin natin kung paano natin i-install ang lahat ng kulit, brake fluid, oil filter with drain oil plug washer, air cleaner, cabin filter, air cleaner filter, sorry, tapos 3 liters ng gasoline engine oil, fully synthetic. So ito guys, no, ang kagandahan ng synthetic oil is yung kanyang viscosity sa makina. Ang kagandahan lang nito is yung dulas niya is matagal kumapit sa mga gears. Example, pag naligo ka, pag nagsabon ka ng mga Kojic soap, pag binanlawan mo siya, madaling natatanggal yung dulas niya. Kagaya dito sa fully synthetic, example yung Dove. Pag nagsabon ka ng Dove, matagal mawala yung dulas at nalulubricate yung balat. Naging, kumbaga nagiging moisturizer siya sa pesa ng ating makina. So ito guys, ito yung ating G4 GLX Mitsubishi Mirage. Cabin filter is nandito sa ilalim. Papakita ko mamaya kung para natin tanggalin ito at paano natin papalitan. At saka yung ating steering wheel battery para sa control ng ating player. Kasi hindi na siya nagko-control, kailangan natin palitan ng battery. At tuturo ko mamaya kung paano ang tamang pagtanggal ng ating steering wheel controller. And guys, kaibahan lang dito sa DIY basic maintenance ng ating garage. Pag nagpa-maintain kayo sa kasa, more or less babayaran nyo is
mga 10,000, minsan 12,000. Kaiba lang kasi inaangat nila tong kotse, tapos natanggal lahat ng gulong para ma-check yung mga brake system natin. Pero dito sa ating mini garage, yan, ito yung aking project engine sa jeepney. Isahin-isahin lang natin ang pagtanggal, pag-check ng gulong gamit yung ating crocodile jack. Pagkatapos dito sa front, ina-next naman natin yung rear wheel hanggang sa maubos natin yung apat na gulong. So, simulan natin. Okay, so ito, tips ko lang, mas maganda mag-jack dito sa left side ng ating garage, kasi makikita nyo yung atangke nandito banda sa kanan. Okay, mas maganda dito mag-jack sa left side para yung oil tatakbo papunta dun sa right side, tsaka pag dinrain natin siya, madali siyang madidrain, wash. So ayan, dito ako nag jack at nilagyan ko siya ng alalay na upuan. So in case na mag pumalya itong jack, is hindi tayo may ipit, tsaka safety precaution na rin. Nakikita nyo yung ating oil tank is nandito banda. So pag doon kayo nag-jack sa kanan, may posibleng may matitira pa pag dinrain nyo siya. Ayan. Ito pala guys, bago nyo i-open yung green plug doon, make sure na naka-open na. Nabuksan nyo na ito. So pag open ng ating green plug is counterclockwise to loose and clockwise to tight. Okay? So kailangan niyo ng 17mm range para sa pagtanggal ng ating drain plug at saka yung ating saluran. Habang naghihintay tayo na madrain lahat ng oil, ang ginagawa ng iba is in-overnight nila para mas madrain talaga lahat ng oil sa loob. Yung iba naman, nasari na nila ng hangin dito para mabuga yung mga oil na na-stuck sa loob ng mga gears. So ang gagawin natin ngayon, habang inaantay natin na madrain lahat, magpapalit muna tayo ng air cleaner, tapos yung steering wheel battery at saka yung cabin filter, tapos tatanggalin na rin natin yung oil filter sa baba. So ito guys, magpapalit tayo na ngayon ng air cleaner. Ang recommended dapat Mitsubishi Motors genuine parts, kasi paano ka makakatipid kung bibili ka ng hindi magandang parts na ikakasira ng ating makina. So ito yung kanyang air cleaner filter. So tatanggalin muna natin yung duma at ipapalit natin yung bago. Sa pagtanggal ng air cleaner, may dalawang clip dito, is tatanggalin nyo lang ng paganyan, tapos bubuksan natin ito. So kailangan guys, make sure na tingnan nyo muna yung position ng ating air cleaner bago nyo tanggalin, at ganun rin yung position niya bago natin ikakabit yung bago. So ito, so mapapansin nyo ang ating lumang air cleaner is madumi na. Ang ginagawa ng iba
minsan nagpapa-PMS ka sa labas, hinahanginan lang nila ito tapos i-issuean ka ng brand new sa iyong resibo. At saka yung iba naman na nagtitipid, ang ginagawa nila ganun, same process pa rin. Hinahanginan lang nila para matanggal yung dumi. So which is hindi rin maganda para sa mga anak kasi kailangan na malinis yung in-intake ng ating engine. Mas maganda guys na punasan nyo rin yung loob para matanggal din yung ibang alikabok na natira. Filter. Kailangan bibili rin kayo sa Mitsubishi Motors ng genuine parts. Ito yung kanyang code guys. At tuturo ko rin pala sa inyo kung paano tanggalin itong ating dashboard drawer. So pagtanggal nito guys is may clamp kasi dito sa ilalim, dalawa yung magkabilaan. So ito lang, hila lang pataas tapos yan, tanggal na siya. So ayan guys, yung lagayan ng ating cabin filter is nandito. Ang tamang pagtanggal lang nito is ipitin mo lang ito para matanggal yung kanyang lock tapos hila. Yan, okay. So ganun pa rin, tingnan nyo ang position ng ating filter bago nyo tanggalin para ganun rin ang position ng bago na ipapalit natin. So ayan, kitang kita nyo naman sobrang dumi na ng ating cabin filter, kaya siguro lahat ng mga Mirage owner nagtataka kung bakit pa mahina yung ating aircon. So papalitan natin ng bago. Kakabit. Una, konting tulak. Tapos ito, tulak nyo lang para bumaon ito at saka magsilbing lock pag nasa ilalim na. So, kita nyo, magiging lock na siya. Magpapalit tayo ng steering wheel battery using lithium battery CR2354, galing din ito sa Mitsubishi store. Mas maganda kasi guys na bibili kayo doon kasi makakasigurado kayo na garantisado. So sa pagtanggal ng ating steering wheel remote control, kailangan yung manibela nyo nakaset sa ganito. Tapat yung nasa taas itong control natin. Tapos, lalay dito. Tapos,
itong dalawang thumb nyo, didikit nyo ng diin dito sa control, tapos ihatak pababa. Okay, kasi para ma-disengage natin yung lock nya sa loob. So, ito lang siya guys. Okay, disengage na yung lock nya. Pinakaganyan na siya guys. Tapos, libre nyo lang siya dito sa edge na to, sa busina. Sabay hatak konti dito sa baba. Iwasan nyo na mahihit nyo itong control dito kasi nandito yung sensor ng ating remote control. So, tulak lang ng konti. Ayan. Tanggal na siya. Ito yung sinasabi kong remote control guys. Napaka-sensitive nito. Baka mabali nyo or ma-hit. So, pagtanggal nyo, ilibre nyo lang sa edge na ito. Tapos, kunting alalay dito para matanggal nyo na siya. So, ayan. Ito yung ating steering wheel battery. So, sa pagtanggal nito, hanap lang kayo ng pwede nyo pang tusok. Ayan guys, gamit ko is hot screw. Tulak lang. Ayan. Ito na yung ating lumang battery. So, sa mga nagtataka kung hindi gumagana yung inyong steering wheel control, posibleng ito yung dahilan. Weak na or kailangan nyo ng palitan. Ito na yung ating bagong battery. Kakabit na natin dito. Same position pa rin. So, tulak lang. The end. Okay na siya. Tapos, ibabalik na natin sa dati niyang position, guys. So, sa pag balik ng ating remote steering remote control, gawin nyo lang yon kung paano nyo tinanggal. So, unahin natin dito sa baba. Make sure na ipoprotect natin itong sensor, guys. Ayan. Ayan. Pag naibalik nyo na siya, guys, tulak nyo lang sa taas. Ayan. Mag-click siya, tapos yung lalay dito, gawin nyo sa may control nya, tapos slide pa, tangat. Yan, okay na siya guys. So ngayon, tatanggalin natin yung lumang oil filter. So mas maganda guys, dito nyo hugutin yung oil filter kasi medyo nakatighten siya ngayon, mahirap siyang tanggalin. So mas, kung kaliwete kayo or kanan, dito nyo pa rin siya huhugutin sa taas para mas marami kayong force na may bibigay para sa pagtanggal. So ngayon, tatanggalin natin siya. Bibigyan lang natin siya ng brake para lumuwag konti, tapos tatanggalin na natin doon sa ilalim. Or depende sa inyo, pwede nyo rin dito na lang tatanggalin lahat. So, ito ngayon yung ating lumang oil filter. Kita nyo naman, napakarumi na. Tsaka napakaitim na ng ating oil. Okay, guys. Ito ngayon, hahanginan natin yung ating entrance ng ating engine oil para ma-drain lahat ng excess oil papunta doon sa baba. Okay, sa tulong ng ating kapatid. Ayan, nakita niyo yung talsik guys. Nakita niyo yung talsik ng oil nang gagaling dito sa drain plug ng ating tangke. So it means nahanginan natin at lumabas lahat yung mga excess na oil. So babalik lang natin yung drain plug kasama yung bagong drain plug washer. Tapos kakabit natin at sasalang natin yung bagong oil. So guys, ito yung bagong
drain plug washer. So, tatanggalin natin yung lumang drain plug washer. Hindi nyo napapansin. Masyado na siyang manipis. Kailangan maingat tayo kasi minsan masasatawa natin yung lumang drain plug washer. Masyadong manipis na siya kesa sa bago. So, ito yung lumang drain plug washer. Ito ngayon yung bago. Ayan guys, sa paglalagay ng ating drain plug is clockwise, pahigpit, counterclockwise, paluwag. So ito yung ating bagong oil filter. Sa paglagay ng oil filter, kailangan itong rubber na ito, lalagyan niyo ng konting oil. Lulubricate niyo ng konting oil para hindi siya matigas, ikutin para ma-lock natin ng maayos. Tsaka mas maganda yung pagkaka-seal niya sa loob. So ayan, lagyan na natin ng konting oil. Pwede na nating ikabit ulit. So sa pagtanggal, ganun pa rin guys, counterclockwise to release, clockwise to tighten. Check natin yung gauge ng ating oil. So, itong dalawang marka na ito, dalawang tundok na ito, ito yung minimum na kung saan yung oil, engine oil is masyadong mababa na. So, ito naman yung maximum point ng ating engine oil. Minimum and maximum point. So, ngayon, try natin ulit. Check. Yan. So yan guys, nakita nyo naman, lumagpas siya konti sa maximum point. So ibig sabihin, full load pa yung ating engine oil. So, ngayon, try natin pandarin yung ating unit kahit mga 10 minutes lang. Check natin yung pagbabago ng tunog ng makina, pagbabago ng temperature sa cabin, at saka syempre test natin yung ating steering wheel control. At saka para ma-check na rin kung may mga leaks bago tayo mag-proceed sa mga brake system. So, ayan guys. Tapos na yung ating DIY maintenance. Nakatipid tayo kasi pumunta tayo sa kasa. Kasi tapos na yung warranty nito. So, bukas ang titirahin na lang is check natin yung gulong, ng harapan, tsaka ng likod. Isa-isahin natin guys. Ang titira niyan yung uncle ko na mekaniko. So tapos na yung ating maintenance. So thanks for watching guys. Please subscribe and like na rin. Thank you.